Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasa 10 po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Taytay Rizal kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may 3-door apartment. May lot area po ito na 234 square meters. Napakaganda po nitong property. Ito'y income generating. Pwede nyo pong tirhan itong first unit, then yung second and third ay paupahan nyo. Or kung malaking pamilya naman kayo, pwede na po ito sa inyo. Para sa isang compound ay magkasama po kayong lahat. Okay, check po muna natin itong first unit. Ito po yung main door at ito yung salas or living area. Naka-ceiling cove design, may center lamp, may LED lamps, may pin lamps, premium tiles ang ginamit dito sa flooring, at dito naman po ay may family room or family area or pwede ring music room. So, depende po sa inyo kung anong magiging purpose nyo once na na-acquire nyo itong property. Meron po ditong isang kwarto. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Naka-ceiling cove design, may isang pintura ng ceiling at wall, at malaki naman po ang espasyo nito. Then, naka-wooden door na rin po. Balik po ulit tayo dito sa labas. So, mula po dito sa family area, ito po yung salas or living room. Meron pong understairs storage, at dito naman po yung dining area at kitchen. Naka-tile kitchen countertop, meron pong stainless sink with faucet, then meron pong kitchen cabinet or storage ng kitchen utensils. Naka-tile flooring na rin po dito. At ito naman po yung common toilet and bath kung saan ito'y naka-solid wood door. At meron po itong vanity mirror at wall-mounted drawer at wooden shelf. Dito naman po yung bathroom sink, then may overhead shower, naka-tile bathroom wall, at meron pong bathroom window. Ito naman po yung access door papunta dito sa service area. Yan po yung perimeter fence, at meron po ditong stainless sink with faucet, at hanggang doon po ang property line. Na kung saan marami pa po pwedeng i-project doon. Gawa ng napakalaki pa po ng espasyo. Ito pong back door ay solid wood na rin po. At dito po ulit tayo sa kitchen, yung dining area, at matatanong niyo po yung living area o salas. Then itong pintuan na natatanong niyo, yan po yung main door, kung saan meron din pong aluminum screen door. So, ito po yung hagdan, concrete staircase, then naka-metal railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. So, ito po yung hallway kung saan ito yung naka-ceiling cove design na rin. Dito po sa taas ay meron din pong isang family area. Napakalaki na din po ng espasyo. Then, naka-ceiling cove design, may center lamp, at may access door papunta sa terrace. Mamaya po, check natin yan. So, check muna natin itong first bedroom. Naka-solid wood door. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka-ceiling cove design. May center lamp. May sliding glass window. At may nakaabang na para sa window type aircon. At dito naman po sa kabila yung second bedroom. Malaki naman spasyo. Naka-ceiling cove design. May center lamp. LED lamps. Then meron pong dalawang sliding glass window. Dito naman po ay yung access door papunta sa terrace kung saan matatanaw nyo ang mga kapitbahay. So, dito naman po may wall lamp. Pati po dito, pulido pagkapintura. Napaka-tahimik po ng lugar.
At ang kagandahan pa po dito, ito'y nasa loob ng isang guarded subdivision. Flood-free area na rin po. Pasok po ulit tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Paglabas nyo po dito sa kwarto, ito po ulit yung family room o family area at dito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Meron pong bathroom sink, then overhead shower at nakatile bathroom wall. Ito naman po yung third bedroom kung saan naka-solid wood door. Sa spasyo naman, ganun din po. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi ganun kalaki. Naka-ceiling cove design, may center lamp, may LED lamp, at meron pong dalawang sliding glass window. Meron rin pong nakaabang na butas para sa window type aircon. So, baba po tayo para check natin ibang unit. So, nandito po ulit tayo sa hagdan kung saan naka-concrete staircase at metal railing. Pagpabanyo po, matatanaw nyo na yung living room o salas. At sa dulo po yung kitchen. Ito pong main door ay solid wood. So, ito po yung driveway. Nakakasya po 3 hanggang 4 na sasakyan. So, ito po yung first unit at dito naman po yung second unit. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Ito po yung living room or salas, maayos ang pintura ng ceiling at wall. At dito naman po ay merong understair storage. Dito po yung dining area at dito yung kitchen. Naka-tile kitchen countertop at meron pong stainless sink with faucet. Dito naman po yung common toilet and bath, maayos ang toilet fixtures at naka-tile bathroom wall. At dito naman po yung service area. Meron po itong stainless sink with faucet at malaki naman ang spasyo. So, ito po yung kitchen at dito po yung dining area. At yun po ang main door kung saan ito'y meron pong aluminum screen door. Ito po yung hagdan, naka-concrete staircase at metal railing. Ito po yung hallway. At check po muna natin itong first bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Meron pong access door papunta dito sa terrace. Naka-glass railing at stainless bracket. So ito po yung first bedroom. May isang pintura ng ceiling at wall at naka-tile flooring na rin po ito. Okay, labas po tayo. Ito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, meron pong bathroom sink, may shower, at dito naman sa kabila yung second bedroom. Malaki naman ang spasyo, maayos ang pintura ng ceiling at wall, meron pong dalawang sliding glass window. So, ito po ulit yung hallway, then ito yung hagdan na naka-concrete staircase at metal railing. Meron din po itong staircase window at ito po yung living area o salas. So far, wala po kayong ipapagawa na dito sa mga unit na to. Ito'y ready for occupancy. Ito pong third unit ay identical lang nung first unit. So habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong pangatlong unit, i-discuss ko na sa inyo yung mga details. So, first unit, yung may master's bedroom sa ground floor, ang floor area is 73.25 square meters. Then sa second floor na may 3 bedrooms ay 63.20 square meters. Meron pong dalawang toilet and bath, may service area at dirty kitchen. Then second unit naman, yung first floor is 44.35 square meters. At ang second floor ay 37.8 square meters. Meron po itong dalawang bedroom, dalawang toilet and bath, may service area at dirty kitchen. So same lang po yung specs nitong second and third unit. Yung first floor ay 44.35 square meters. Second floor is 37.8 square meters.
Ganun din po, meron po itong dalawang bedroom, dalawang toilet and bath, may service area at dirty kitchen. Okay, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Taytay Rizal, nasa loob po ng isang garden subdivision na flood-free area. May lot area po ito na 234 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Meron po itong tatlong unit na apartment na kung saan ito'y newly developed or newly renovated. Kaya ready for occupancy po ito. Napakaganda pong investment nito, gawa ng kung gusto nyo income generating na property, ito na po yung hinahanap nyo. Hindi po naka-idle ang pera nyo dito. Meron po itong tatlong apartment na pwede nyong paupahan. Kung sakali naman pong big family kayo, pwede na rin po ito sa inyo para magkasama kayo sa isang compound. Ang first unit po ay may floor area na 136 square meters more or less. Ang second and third unit ay meron pong floor area na 82 square meters more or less. So napakaganda po nitong property, wala na po kayong ipapagawa dito. Ang kulang na lang po dito kayo at ang gamit nyo. At kung sakali naman pong papaupahan nyo, uupa na lang ang kulang dito at meron na po kayong monthly income. Tungkol naman po sa rental, siguro po itong mga maliit na unit, kaya pong 10,000 per unit. Then yung malaking unit o yung first unit ay 15,000 pataas. Assuming na occupied to lahat, so 10 plus 10 plus 15, meron po kayong 35,000 a month. Pinakamababang estimate na po yun. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa public market ng Taytay Rizal, ang distance is 2.2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa SM Taytay, ang distance is 2.8 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Taytay Doctor's Hospital, ang distance is 11.5 kilometers at ang travel time is 27 minutes. Iyan po ang dapat i-consider nyo sa paghanap ng property, yung may malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose only. Mula naman po sa Ortigas Center, ang distance is 20.6 kilometers at ang travel time is 46 minutes. At kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 28.8 kilometers at ang travel time is 1 hour and 5 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 12 million pesos negotiable. You might consider this property gawa ng sa mahal po ng construction cost, sa materials at sa labor cost. Mukhang hindi po aabot yung 12 million kung magpapagawa kayo ng ganitong kalaking bahay o 3-door apartment. Yan naman po ay opinion ko lang. Depende pa rin yan sa inyo kung ano assessment nyo dito sa property to. Kung may mga katanungan po kayo or gusto nyo magpaset ng tripping dito sa property to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din po akong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Makisuyo po, paki-like and follow na rin. Meron din po kaming isang YouTube channel na The Nov9TV Channel. At sana po na ibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo'y mas malaking sukat ng lupa, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget.
para malaman namin kung anong property pwede naming i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Ichigo Channel, kay Sir Peter Ungson, kay Mr. Uten, kay Focus Kita, at sa inyo po lahat. Hindi ko na po kayo isa-isayan. Salamat po.